Magandang umaga po muli sa inyo mga kapatid. Tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral. Subalit bago po ang lahat na iyon, tayo po muna ay sandaling pumikit at ating pong hingin ang presensya ng ating Panginoon. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito ay muli po kami lumalapit na ang mga makakapakinig sa mga salita mo sa umagang ito, nawa ay matanim ito sa kanilang puso at isipan at mailagak nila ang kanilang pagtitiwala sa iyong mga salita. Maraming salamat po sa pagdinig mo sa aming panalangin. Patuloy mo kaming gabayan sa pag-aaral namin ito. Ikaw po ang magsalita sa aming kalagitnaan at maging kapakipakinabang sa mga nakikinig at sa mga nakakapanood ng mga salita mo. Amen. Amin po inilalapit sa iyo, Panginoon, ang mga bagay na dumarating sa aming buhay. Kaya ang ating pag-aaralan sa ngayon, mga kapatid, ay may kinalaman sa ating hinaharap. Ang hinaharap natin ito ay marami ang nag-iisip, ano ba ang mangyayari sa mga panahon na hinaharap? Ang pamagat po ng ating tatalakayin sa umagang ito ay lahat ay nag-iisip o naghahanap ng o nagtatanong kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Kaya nga po, pag-aaralan natin ito at ito ay nais nating matulungan ang bawat isa sa atin. Ang bawat isa, tulungan natin ang bawat isa na ang maunawaan ng bawat isa sa atin o ng bawat isa na nilikha ng ating Panginoon na ang Panginoon mismo ang may control sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa sanlibutan ito. Siya po ang nakakaalam sa mga bagay, sa mga pangyayari na nalalaman natin sa mga dumarating sa ating buhay. Kaya nga mga kapatid, ay ipaunawa natin sa bawat isa ang mga event o ang mga kapangyarihan o mga nangyayari, mga hula. At ito po ay masusumpungan natin sa aklat ng Daniel. Sa aklat po ng Daniel, sa ikalawang chapter, ay makikita po natin doon ang isang patunay na ang Panginoon ay naghahayag ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Ano po? Kaya nga dito ay mapapansin natin na kailangan ay meron tayong katugmang oras ng ating Panginoon, sapagkat kapag ang ating orasan ay hiwalay sa oras ng Panginoon, ay hindi tayo magpapang-abot. No, kagaya halimbawa na isang ilustrasyon dito na isang lalaki ang humahangos sa istasyon ng tren upang sumakay sa papaalis na tren. Na ang biyaheng yon ay alas 8:01 ang lakad ng tren. Ngunit dumating ang isang lalaki humahangos na ito sa istasyon ng tren at ang sabi sa kinukunan niya ng tiket, ang sabi niya roon ay anong oras aalis ang alas 8:01 na tren? Ang sagot ng kinukunan niya ng tiket ay alas 8:01. Kaya nga, ang sabi ng lalaki ay, ang aking orasan ay alas 7:59, wala pa alas 8. At ang orasan na pangbayan ay alas 8:59. So wala pa rin alas 8. Ngayon, ang orasan ninyo dito sa istasyon ay alas 8:04 na. Ngayon, alin dito ang orasan na aking susundin upang ako'y makasakay sa biyaheng alas 8? Ang sabi niya, piliin mo kung aling orasan ang iyong nais na piliin. Ano? Pero hindi ka makakasakay sa biyaheng alas 8:01 dahil ang tren ay nakaalis na. Ganyan po ang mangyayari sa atin mga kapatid. Kung ang ating pong orasan sa ating sarili ay hiwalay sa orasan ng ating Panginoon, maiiwan po tayo ng biyahe. Kaya kailangan po sa ating sarili ay itugma natin ang ating mga gawain sa oras ng ating Panginoon. Oras na ba para tayo ay magbago ng ating buhay? Oras na ba para tayo ay magkaroon ng paghahangad para sa ating kaligtasan? Kung hindi pa po mga kapatid, ay ngayon na ang oras para tayo ay magkaroon ng kaunawaan, sapagkat ang panahon po ay malapit na. Ngayon ay ipahayag natin, ipakikita natin sa ating pag-aaral na ang Diyos ang kumokontrol ng lahat ng bagay. Meron pong natala sa Biblia, sa aklat ng Daniel, na doon po ay isang ebidensya na ang Panginoon ay
nagtatakda o nagbigay ng pahayag 2,500 taon bago mangyari ang mga bagay na ito ay binanggit na niya doon kung ano ang mangyayari sa mga darating na panahon na yan. Kaya nga dito, ang sabi rito ay kinakailangan ay maging maingat tayo sapagkat ang sabi roon ay kailangan ang mga salita na ating pinag-aaralan ay tugma sa orasan ng ating Panginoon. Sapagkat kung hindi pa tayo nagbabago sa ating pamumuhay, baguhin na po natin. Itama na po natin yung ating orasan sa orasan ng ating Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ang nagkukontrol ng lahat ng bagay. Kaya nga po, ang ating pong mga pag-aaralan ay tungkol po doon sa 2,500 taon bago mangyari ang mga bagay o nakapaloob doon sa 2,500 taon ang mga pangyayari na naganap. Kaya nga po, dito ay sinasabi na ang aklat ng Daniel ay si Kristo mismo ang nagsabi na sino man ang bumabasa ay hayaan itong maunawaan. Kaya nga, yun ay masusumpungan natin sa Mateo 34, talatang 15. Ang aklat po ng Daniel ay susi sa lahat ng simbolikong propesya. Ano po? Kaya kung pag maingat natin pag-aaralan, bubuksan po natin ang ating Biblia na nasa sa ating kapaligiran lang ngayon. Buksan po natin, alisin po natin yung alikabok na nasa sa ibabaw at tayo po ay mag-umpisang mag-aral ng mga propesya ni Daniel. Sapagkat ang propesya doon sa aklat ni Daniel ay makikita natin na tugma sa mga bagay na nangyari sapagkat ang mga pangyayari po na binabanggit doon ay naganap na. At tayo po ay nasa kapanahunan ngayon na matatapos na po yung hula doon sa inihula ng propeta Daniel. Kaya nga po, dito po ay binabanggit na doon po sa panahon ni Daniel ay mayroon po isang hari, si Nabucodonosor, na nakaranas na siya ay managinip ng isang panaginip. At ang panaginip na ito ay hindi niya maihayag sapagkat nalimutan niya. Ano ang kanyang gagawin? Kaya pinatawag niya lahat ng pantas o lahat ng marunong sa kanyang kaharian, subalit walang makapagpaaninaw kung ano ang kanyang napanaginip. Siyempre naman, tayo kahit sa ating sarili, kung halimbawa ang ating kapatid na naginip, itanong sa atin, kung ano ba napanaginip ko, kuya? Ay, ito sasagot natin, eh, ikaw na naginip, eh, hindi ikaw ang nakakalam. Pero doon po sa panahon ni Daniel, mismo ang hari ang nanaginip at hindi niya nalaman kung ano yung kanyang panaginip. Kaya siya ay tumawag ng mga pantas at isa si Daniel ang nagbigay ng liwanag sa lahat ng mga panaginip ng hari. Ang sabi ni Daniel, tinawag niya ang kanyang mga kaibigan at ang sabi niya, tayo ay manalangin sa Panginoon sapagkat ang sabi ni Daniel sa hari, hindi ako makapagpapaliwanag na ito kundi merong isang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay na siya ang magpapaaninaw sa atin ng iyong mga panaginip. Kaya siya lamang ang nakakaalam kung ano ang iyong panaginip. At dito si Daniel na manalangin ay kinabukasan ay nagpunta siya sa hari at sinabi niya, sinaysay niya ang panaginip ng hari. At kaya nga, sinabi niya na ang akla, ang kanyang panaginip ay isang rebulto. Isang kagilagilalas na rebulto na nakakatakot ang anyo sa kapanahunan nila. Sapagkat sabi ni Daniel, ang larawang nakita mo sa iyong panaginip ay may ulong ginto, pilak ang dibdib at braso, at tanso ang hita at bakal ang binti. At ito ay nakapatong sa paa na magkahalong putik at bakal. Ngayon, ipinaliwanag ni Daniel kung ano yung ibig sabihin ng kanyang panaginip. Ang sabi ni Daniel, sapagkat sinabi ng Panginoon na ito ang mangyayari sa hinaharap, ang ulong ginto ay ikaw yon, mahal na hari, ang Babylon. Kaya nga, ang Babylon ay naghari ng 606 hanggang noong taong 538 bago si Kristo. Ngayon, ang
Ang sumunod po ay ang pilak o silver. Yun po ay kumakatawan sa Medo-Persia. At ang Medo-Persia po ay naghari noong 538 hanggang 331 bago po si Kristo. Kaya nga po, ang tanso ay kumakatawan naman sa Gracia. No? At ito po ay naghari mula noong 331 bago si Kristo hanggang 168 bago po si Kristo. At ang bakal po na binti ay ang Roma. At ang Roma po ay naghari noong 168 bago si Kristo hanggang 476 matapos si Kristo. Kaya nga po, ang kaharian nito, mga kapatid, ay mapagkakatiwala ang hula sapagkat sa panahon natin ngayon ay nangyari na po ito. Nangyari na. Kung mapapansin natin ang history o ang kasaysayan, ang mga bagay na ito ay naganap na. At ang kinapapalooban o kinapapatungan ng rebultong ito ay magkahalong bakal at putik. At yung pong magkahalong bakal at putik, yung po ang kapanahunan natin ngayon. Na yun lang po ang ating hinihintay. Sapagkat sa larawang inanyuan o sa larawang na panaginip ng hari, ay ipinakita roon sa panaginip na isang bato ang nahulog mula sa ikaitaasan at ito'y tumama doon sa rebulto na panaginip ng hari. At ito ay nawasak at ito ay, at ang batong ito ay lumaki ng lumaki at ang mga ginto, pilak at tanso at bakal ay hindi malaman kung saan susuot. Subalit ang bato na tumama ay lumaki at nakalata ng buong lupa at naghari magpakailanman. So dito po, ang kinakatawanan po ng magkahalong bakal at putik ay 10 kaharian sa Western Europe. Ito po ang bakal at putik na magkahalo. Ito pong Western Europe ay naghari noong 476 AD o after that. Ang 10 kaharian po sa Western Europe ay ang Anglo-Saxon. O yung sa ngayon po ay Great Britain. Ano po? Ang France, ikalawa, at ito po sa ngayon ay France. At ang Alemanni, ito po ang Germany ngayon. Ang Burgundia, Burgundian, ito po ay Switzerland. Ano po? At ang Lombard ay Italy. At ang Visigoth, ito po ang Spain. At ang Ostrogoth ay naglaho na po ito. Ano? At ang Suebi, Portugal po, ito po ang Portugal. At ang Vandals ay wala na rin po. At ang Herold. Kaya nga po ito ang 10 kaharian na kumakatawan doon sa paa na magkahalong putik. At ang magkahalong putik na ito na kinakatawanan ng Western Europe ay hindi magkakaisa. Tingnan po natin sa kalagayan natin sa panahon ngayon. Ito po ay hindi nagkakaisa ang mga kaharian dito sa Western Europe. At sinasabi po rito sa hula ay hindi mangyayari na sila ay magkasama-sama sa Daniel 2:43. Doon po natin makikita yon. At dito po ay marami ang naghangad na baguhin ang kasaysayan, baguhin ang hula. Subalit sila ay nabigo. Unang-una po naghangad na mabago ang kasaysayan. Ito ay si Charles Pange. Binago po niya ito pero hindi po nangyari sapagkat naghari po siya 8th century. I mean, at si Charles V ay noong 16th century, Louis XIV ay noong po 17th century hanggang 18 o early 18th century. Ngayon po ang sumunod ay si Napoleon 19th century, Emperor William 20th century at si Hitler 20th century po ang nais nilang mabago ang kasaysayan pero nangabigo po sila lahat. Hindi po nabago at hindi sila nagkaisa hanggang sa panahon ngayon. Mapapansin natin nagkakanya-kanya sila at ito na lang ang hinihintay natin na mangyari sapagkat ang rebulto sa panaginip ni Haring Nabucodonosor ay sa ngayon ay nakatayo pa. Sa ngayon ha, so kung ating iisipin, nakatayo pa sapagkat hindi pa nabubuwag ang
putik at bakal na kinatatayuan niya. Yun ang sa panaginip ng hari na mayroong isang bato na tatama do sa rebulto at ito ay mawawasak. Ano? So ang pagkawasak na yun ang umpisa ng ating tinatawag na pag-akyat. Sapagkat ang Panginoon ang siyang bato na tumama do sa rebulto ng panaginip ng hari. Sapagkat yun ang kinakatawanan, kumakatawan yun sa second coming ng ating Panginoon. No, kaya nga, ang Panginoon ay naghahayag sa atin ng mga bagay na darating sa ating hinaharap. Kaya, mga kapatid, ang ating sarili ay tanungin po natin, magdili-dili, maglimi-limi tayo sa ating sarili kung ano po ang ating mga nakakagawian sa araw na ito. Itama po natin yung ating mga gawain sa orasan ng ating Panginoon sapagkat hindi po sumasablay ang sinasabi ng ating Panginoon na maging mabuti tayo sa lahat ng bagay sapagkat ang panahon ay malapit na. Ang panahon ay malapit na yung pagdating ng ating Panginoon na siyang dudurog doon sa lahat ng kaharian dito sa lupa. Mangyayari po ang lahat ng bagay na ito sapagkat ang Panginoon mismo ang nagsalita at akda ng aklat na ito na ating pinag-aaralan na dapat ay maging mat-ingat tayo at maging matatag upang tayo ay makasama doon sa langit na bayan na inihahanda ng Panginoon sa atin. Ngayon, ang panahon ay pinakikita sa atin ng Panginoon. Nalaman natin, itong ating pinag-aaralan ay nangyari na at nakita natin na naganap na. Pero bago ito na pasulat, o bago nangyari ang bagay na ito ay nakasulat na yun dito sa aklat ng Daniel na ating pinag-aaralan. So, hindi pa po nangyayari yan nung panahon yun ay naisulat na. Pero sa panahon natin ngayon, alam na natin na ang mga bagay na ito ay isang history na lang. Nakikita natin, mga kapatid. Baguhin na natin yung ating sarili. Pagtiwalaan natin yung salita ng Panginoon. Kung tayo po ay wala pang pagpapasya sa ating sarili, na magkaroon ng pagkakataon na tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Ngayon na po ang panahon para tayo ay lumapit sa Kanya sapagkat alam ng Panginoon kung ano ang mangyayari sa atin sa hinaharap. Kaya nga, ang kailangan sa atin ay magkaroon tayo ng pagtitiwala sapagkat ang sabi niya roon, ang paa ng rebulto ay mawawasak sa batong manggagaling sa kaitaasan sa bundok upang tibagin. At yun na lang po ang ating hinihintay, ang pagkawasak ng paa ng rebulto. At yun po ay kinakatawanan sa kapanahunan natin ngayon. Kaya nga po, ang ating pong mga pinag-aaralan ay masusumpungan natin lahat dito po. Hindi pa nangyayari ang mga bagay ay sinabi na. Kaya yung mangyayari sa hinaharap ay totoo sapagkat nangyari na yung mga nauna, yung bahagi ng panaginip ay nangyari na at ang natitira na lang po ay ang pagkawasak ng putik at bakal na magkahalo. Hindi pa po nangyayari yon sapagkat yun po ang kapanahunan natin ngayon. At kung ito ay mangyari, yun na po ang pag-akit ng mga naghihintay sa ating Panginoon, pag-akit doon sa langit. So ngayon po ay atin pong natunghayan ang aklat ng ni Daniel na kung ating pong pag-aaralan, pag-aralan po natin mabuti. Tulungan po natin ang ating pong sarili na maunawaan ng bawat isa na ang kanyang mga panahon ay totoong malapit na. Kung hindi pa po nababago yung ating mga orasan, itama na po natin ang ating orasan sa orasan ng ating Panginoon sapagkat malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Sapagkat ang mga bagay na nangyari, nakita natin sa rebulto na ito ay mga binanggit bago pa mangyari ay naganap na. Kaya sa panahon natin ngayon, ay hintayin na lang natin yung batong tatama doon sa rebulto at ang paan ng rebulto ay mawawasak lahat ito at itito ang batong malaki ay lumaki ng lumaki at nakalata ng buong lupa at ito ang hinihintay nating pagdating ng ating Panginoon. So tayo po ay manalangin para sa ating pong pagtatapos. Kung hindi pa po natin nababago ang ating pong mga pag-uugali at pag-iisip, patuloy po natin pag-aralan ang salita ng ating Panginoon at patuloy po tayong magbigay luwalhati sa ating Ama na nasa langit. Tayo po ay manalangin. Amang banal Diyos,
na makapangyarihan sa lahat. Maraming maraming po salamat ulit sa pakikipag-ugnayan mo po sa amin, sa pangunguna mo sa amin pong pag-aaral. Ituro mo po sa amin ang mga bagay na dapat naming matutunan sa iyong mga salita. Ang lahat po ng ito, Panginoon, ay inilalapit namin sa iyo. Tulungan mo po ang bawat isa na nakikinig at nakakaunawa o nakakapanood ng mga salitang ito na ipinagkaloob mo sa amin sa umagang ito. Patuloy mong bigyan ng kalakasan ang lahat ng mga mananampalataya at gayon din po ang hindi pa nakakaunawa sa iyong mga salita. Patuloy mo silang bigyan ng kaunawaan sa lahat ng bagay na masusumpungan sa iyong aklat na Biblia. Salamat po sa pagdinig mo sa aming panalangin. Ang lahat po na ito ay alang-alang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.